Hello. Hello, guys. Yee! Hello, may yelo kami. Wala po, pero may tubig po kami pang yelo. Hi, guys! Hello! Sa mga bagay. Ay, ito naman yan. Enjoy total of 10 gig. Uy, ayun yung ano, ayun yung binili kong load para magka-wifi dun sa... Seryoso. Hello, guys. Hello, hello. Hi. Good evening. Keep them coming. Sige, pasok lang kayo. Pasok, pasok. Pasok, mga suki. Sabi kay Miss Jo, happy birthday. Sige. Sabihin ko kay Miss Jo. Hello. Yes, I'm back. I'm back for a week. But yeah, finally, pwede ako, anong hi back? So finally, I could do my live stream here at home with the setup, this and that. Pwede ako mag-overtime nang hindi problema ng wifi, ganon. Kasi kailangan natin maabot yung quota natin. Yes, meron ng ano. Hello, Kodria team abroad! Walang lamok. Yes, wala na rin mga spider dito. Yung malalaking gagamba na biglang susulpot sa banyo. Walang taping ulit. Meron pa. Sa weekend, sa Friday, may sita ko. Tapos babalik kami sa HKM. Pinapaano lang. Because we have other commitments. Ganon, kaya pinaunang pinagawa muna sa amin. Yun, yung mga iba naming commitments. Tapos babalik kami next week. Yeah, babalik kami next week. So, hello! Yoo-hoo! Yoo-hoo! Nakikisali sa yoo-hoo nyo. Hindi naman ako yoo-hoo. But hi, guys! Press 1 for attendance. Wow! Go, mag-one kayo, mag-attendance ako dito. Hello, Kodria official. Densi, hello, Tristan. Hello, Kathleen. Hi, Ate Kimmy. Hi, Charlene. Hi, Ate Angie. Hi, Ate Nin. Hi, Monica. Hi, Andi Bia. Hi, Cam's Caring. Hi, Bebe Sheng. Hi, Ate Jed. Hi, Anna. Hi, Hannah. Hi, Jay. Hi, Chic. Amazing. Hi, Extra RD Andi. Hello, AJM. Halang bagal ko. Hello, Jeneline. Hello, Ronja. Hello, Eliminop. Hello, Ate Rose. Hello, Renj. Hello, Ligaya. Hi, Mati. Hi, Ducky. Esnyr. Hello, Esnyr. Hello, Juliana. Hello, Iamine. Hi, San. Hi, Herjoy Jaya. Hi, Vivian. Hi, Harry Styles. Hi, Andy Stan. Hi, Titalish. Hi, Faye. Hello. Hello, everyone! Sa mga nagwa-one dyan, hello! Ang dami kasi! Hello! Hi, guys! Hello, hello, hello! Hello sa mga nanonood ngayon! Andito si Benji! Hello, Benji! Di ba tingnan mo ako rin yung nahihirapan sa kagagawan ko? Hi, Tito Jolly! Hi, Tito Amber! Hi, Ate Sweet! Hi, Ate Tipsky! Yung kagagawan ko yan. Meron akong video nun. Panoorin nga natin. Walang naman kita noon. Pero bakit kasabay na kitang kumain sa mesa ngayon? Savage! Hindi ko abot. Kaduo lang naman kita noon. Nabasad. Kaduo lang naman kita noon. Pero bakit kasabay na kita kumain sa mesa ngayon? Savage! Man, shut up! Okay. Ahem.
cute naman. Hello, Ate Kimi. Thank you. Hello, Isa. Thank you. Hi, AJM14. Thank you. 2 hours ka ba? Yes. Hi, Monica. Thank you. Hi, Kuya Jay. Thank you. Kitamber, thank you. Jaisal, thank you. Thank you for the halo-halos. Savage. Cha-cha-cha. Manchata. Ayoko na, mong. Ayoko. But okay, it is 7:05 and I wanna say hello everyone. Good evening, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Cheer Me Out with Andi Abaya. Finally, I am home and I can do my live stream for as long as I want. Na hindi ko maalala ni Wi-Fi. So yon, thank you sa mga nagpapahalo-halo party dyan. And hello, Mommy Fel. Hi everyone. Sobrang na-miss ko kayo kahit last week lang ako nag-live. Na-miss ko kayo. Kahit last Friday na ako nag-live. Na-miss ko pa rin kayo. And yon, we're at my usual setup with the LED, with the purple room, the game chair, with my mic, with my ring lights. Ayan, kompleto na ang setup natin. Finally. Naka-uniform ka. Slight. Wala na kasi akong mas na uniform. Mukhang uniform naman. Mukhang schoolgirl. Ala. Ayan. Nagdalag ba? Tika, tika. Hindi ko magawa yung ginagawa niya. Tika, tika. Tika, tika. Pikachu. Tika, tika. Tika, tika. Okay. Pika pika. Pikachu. Hi, Tita Jean. Hello. Hello. Hello, everyone. Sa mga bagong pasok dyan. Hi, guys. For 400 viewers to the 401 viewers dyan. Hello, hello. Welcome to Cheer Me Out. I hope all of you are having a great Monday. Yes, it's the start of the week and nakita hong maraming bumalik na sa classes. For sure, may mga bumalik na rin sa work. Fumia is here. Hi, Fumia! Ito ba talaga siya? Hello, Fumia! Welcome to Cheer Me Out! So, yon. And that's why I am wearing this schoolgirl outfit. Tapos, may guest tayo para sa gabing ito. Nakaka-excite because alam kong, oh my God, hello, Jims! Hello! Hello, Mamsi Jims! Siya yung nag-makeup sa akin nung big night and nung kick-off. Hello! Okay, as I was saying, we will have a special guest. Sobrang famous nito sa social media and sa TikTok. And I'm for sure marami sa inyo na aaliw sa videos niya. So, i-introduce natin siya mamaya ng 7:20 p.m. And we will get to know, we will have like a Q&A portion para mas kilalanin natin siya. And we will talk about our new setup in schooling right now, which is online classes. Because tamang-tama siya na bumalik na kayo guys, yung iba bumalik na sa school, ganon. Pumapasok na, first day na, or ilang weeks na pumapasok. So at least, we can like, tackle on that, you know? We can talk about that. We can talk about how you guys are handling school, having a new setup, online classes, modules. So papag-usapan natin yun mamaya. Yan. Knick-knock. Knick-knock. Yun. And I swear, sobrang naaliw ako sa ano niya. Sa videos niya. Sinasend ko pa yun sa mga kaibigan ko. Sinasend ko kala ko. Sisend ko lang sa kanila. Yun. Tatawa lang. Tatawa lang ako. Ganun. Kasi yung maganda doon is marami sa atin nakaka-relate sa videos niya. Kasi yung face-to-face. And it's a good way to, you know, to reminisce on face-to-face classes kung paano tayo
bago nag-pandemic, nung pumapasok pa tayo sa school natin, ganun. Kaya, having to reminisce on that is really, you know, it's really fun and nakaka-brighten up ng day. Yes, happy too. Yes, a ball of sunshine. Indeed. Especially now, during this pandemic, it can be really tough for us and frustrating. Pero, people like Esnyr, people like influencers like him, entertainers, content creators like him, sila yung mga nagdadala ng saya sa atin. Kasi yung access natin ngayon is social media because we're just at home and what else can we do, diba? We go to social media. And because of these influencers and content creators, they really brighten up our days through the contents they make. Kaya, applaud talaga ako, saludo ako sa kanilang lahat. Dahil, hindi madali gumawa ng content. Hindi madali maging entertainer. And, nagagawa niya yun, napapatawa niya tayo, natutuwa talaga tayo sa ginagawa niya. Kaya excited ako na makasama siya for tonight. And yeah, yes, yung effort, exactly, yung effort nila to make that, especially, wala pa siya sa sinili, dapat papag-usapan namin mamaya. Pero yung mag-iba-iba siya ng characters, ganto-ganyan, di ba? Basta natutuwa talaga ako, natatawa ako. Lagi ko siyang nakikita sa FYP. Yes, magaling, magaling. Mahusay. Okay. Mahirap magpalit. Yes, totoo. Hindi, yung tumbler ko kasi nasa maleta pa, hindi ko pa na-unpack. Kaya, eto muna yung gagamitin ko ang tumbler. So, while waiting for Esnyr, ang cute pa ng name niya, no? Kakanta muna tayo. Thank you to Sai. Mag-Japanese Alice Knight. Hindi ko marunong magkanta ng ano, Japanese. Ah, ito pa-practice ko. Pa-practice ko. Okay, ganun ba kumanta? Okay, I'm gonna sing Akin Ka Na Lang by Morissette. Play on with Royal and get it. Wala na kasi yung time mag-girl kanina. Cover speech. Kaya straight na lang muna tayo ngayon. Next week na lang. Next time na lang. Sa Thursday. Hi, Anna! Asa na si Precious? Wala pa. Mamaya. Bakit hindi mo maramdaman ikaw sa akin? Panaginip lamang nahahanap.
Okay. Andito na daw si Esnyr. Hello, Kuya Carl! Hello po! And finally, may ano na ako sa labas. Malamig ba? Oo, nilalamigan nga ako ngayon. Kasi kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ba't ako kinakabahan. Naka 25. Pinatay 27. Pika, pika! Pikachu! Ay. Okay. So, we have 2 minutes. And, Esnyr, if you are here, press 1. Wala pa. Sige. Huwag natin madaliin. Okay. So, andito na siya. Hello, Jerbu. Hi, Ice. Hi, Jerbu. Hello. Hello po. Andito siya kanya. Wala pa. Baka kanina nandito siya. But it's okay. We can wait naman. Ka-excite. Hi, Kuya JS! Hello. Ooh. Savage. Mancha ta! Tigilan na natin yung pag-uubo natin dito. Tigilan na. Okay. Nagkape ka ba? Actually, no. Ay, hindi. Nag-coffee ice cream ako kanina. Nung lunch. Sansya na kayo. Sansya. Ayan na siya. Okay, Esnyr, if you are here, press 1. Salamat sa number 2. Ayan. Okay, so it's exactly 7:20. And mga ba, as I was saying earlier, online classes have started this month already. Marami akong kakilala na pumapasok na at nagiging busy because of school, of modules, online classes. And speaking of school, I'm so excited to finally introduce to all of you our special guest for tonight. Our guest is a famous content creator on TikTok. He is known for his comedic remakes and POVs on our classroom moments and memories. And for sure, madami rin sa viewers natin tonight ang naaaliw at natutuwa sa mga videos na ginagawa niya. So let us all welcome this ball of sunshine who has a great talent and putting a smile on people's faces, Esnyr. Ano yung clap ko dito? Hello, good evening! Oh my God! Hello! Hello! Hello, classmate! Hello, nahihiya ko. Ako drun! Hello, good evening, mga, what do you call it? Mga be. What do you call it? Fake fun? Sorry, be. Ano, good evening! Oh my God, first time! Nahihiya ko. Hello! Hello, kamusta, Andi? Oy, same tayo ng outfit! Oh, yeah! Oh, ano, hindi to scripted, diba? Hindi naman to pinag-usapan. Ayun. Yes. So, hi! Hello! Finally! It's so nice to meet you, Esnyr. Kung, anong gusto mong sabihin sa viewers natin tonight? Gusto ko sabihin na ang ganda mo tonight, be. Di kita ma-reach. Kanina nagulat ako pagpasok ko. Sabi ko, ala, I'm prepared. Bakit ako pa na dito? Tonight pero lang. Like, yeah, hello! Hello! Kung kilala niyo ba ako dyan sa baba? Pero feeling ko, be. Pero ayun. Kilala niya. Kilala niya. Diba? Okay, first of all, gusto ko magpasalamat for accepting my invite. Thank you, Dan. Yeah. Na... Hindi, go. Ano yung sabihin?
Hindi, kasi like Andi na yan, diba? So like, how can I say no? Para ganun. Para like, grab na agad. Basta si Andi. Malakas ka sa akin, madaming load yung inano ko sa'yo. Madaming load yung nasayang ko sa'yo, Andi. Pinaglaban kita hanggang dulo, be. Nagipagbartugulan pa ako sa'yo. Para ano, sabi ko, hindi, mas deserve di Andi. Para ganun. Tapos ayun. Grabe. Thank you. Ala, kinikilig ako. Dahil pinapanood lang kita sa... pinapanood lang kita sa TikTok noon. Tapos, as in, halos everyday, kung mag-scroll ako sa TikTok, nakikita ko yung videos mo. Sorry naman, napakalat ako. Ay, hindi na ako. Dami mo na project ngayon, ha? Sana all. Sana all. Ano ba? Oh my God, Andi ba talaga to? Hindi. Hindi tanggi ako to. Yun. Okay. So, ano yung character mo ngayon? Si, ano ka ba? Si Fred? Ako, si wala Bogart, ako. Si Ashley? Ano na lang ako? Si Andre na lang ako. Kasi ikaw, Andre. Ah, sige. Andre. Ah, diba? Okay, so, okay. So, ikaw si Andre. Ito, anong kala mo? Natatawa na Fred ako dito. May panyo ako, be. Wala akong panyo. Tissue na lang. Prepared ako. Ano ba? May bawat ako dito. Prepared ako lahat. Kung ano mangyayari ngayon. Mangyayari. Todo the boss. Natatawa talaga ako yung sa taong may panyo palagi. Bakit kaya sila? Hindi ko ba na-curse? Ba't sila nag-aan? Nagulat ako. Diba sabi mo nakaka-relate ka? Tapos sabi ko, ha? Mga taga-Lasal nakaka-relate sa mga ano ko. Parang... ang imposible. Nakaka-relate. So, meron pa rin ganun. Pero bakit... Isa lang, mayroong nag-comment dyan sa baba. Bakit may go Dobby? Mukha ba ako si Dobby? Okay. Ikaw. Ba't ka natatawa, Andi? Andi, sino na ito galing? Sino mukha nagsabi ba ako si Dobby? Yung Kodria Tagig, ha? Uy! Uy, tags! Ay. Huwag nyo nyo lang malakas yan sa akin. Friend kami yan before ka parang lumabas. Friend kami yan dito. Pero, salamat po sa pang-dog show niyo dyan. Nakala ko wholesome to. Hello, may Andi, Kobe, at Dobby. Okay. Okay, tama na po yan. Pero, nandito din si Kobe. Hello, Kobe. Oh! Oh, hey! Hey, Kobe. Oh! You want me to speak English or something? Tago pa niya. Nahihiyan ako. Diba? Okay. Thank you, Ate Angie. Okay. So, of course, sabi ko sa kanila na mas kikilalanin ka namin para sa episode na to. And dahil nga, ngayon nga, sobrang natutuwa na sila sa'yo. What more sa mga gagawin natin, diba? Ano yung gagawin? Charot lang. May patask ba si Kuya? May nagtanong kung nag-audition ka ba sa few. Are you planning? Magod yeah, ito. Pero hindi ko alam if pasok ako sa ano, sa age. Kasi gusto ko teens. Kasi para gusto ko yung may drama-drama effect, gano'n. Kasi pag adult siya, parang feeling ko adult yung task, parang ang bigat-bigat. Gusto ko sa teens, tapos yung mga love team kasi sa adult ang mature looking nila. Gano'n, pero hindi gano'n yung gusto ko. Nag-aanap. Ay, ipupush ko talaga sa December. Kahit mag-20 ako sa December. Ilang taon ka na ba, Esnyr? 19. Same age tayo! Diba? Oh, tuka, magta-20 ka ba? Magta-20 pa na ba? Yeah, magta-20 pa. Kailan? Ikaw nga, dun ka na birthday, diba? Exacto mo na lang yung birthday. Bigyan ka pa ng handaan ni Uya dun. Okay, so, kamusta ka naman? Ano ang mga pinagkakabalahan mo these days? Ano yung mga ginagawa mo? TikTok? Malamang charo. Aside sa ano, sa pagti-TikTok, siguro ano, hindi nila alam, ngayon ko lang ito sasabihin, guys, ha, na ano, na anak ako ng mafia boss, ganun, kaya medyo na busy ako sa ano. Talaga? Oo. Anak ka ng mafia? Nabibusy ako sa pag-handle ng mafia namin kasi royalty blood ako eh. So, grabe! Tapos nag-aaral pa din ako, I'm an engineering student, so. Saan ka nag-aaral? Yung,
secret. Na, hindi ko rin sasabihin. Okay, baka makapuntahan ka nila doon. Oo, baka daming magpa-picture sa'yo, ganun. Thank you, though. Pero kamusta naman yung yung maging anong pakiramdam maging anak ng ikaw, anong pakiramdam? Bakit sa akin mo tinanong, be? Wala, okay lang. But I'm happy masaya. That I'm making other people happy. And, you of know, course. I got to complete their day by my videos. Alam mo, kanina, nashukira ako kasi nashushoot ako. Shukira? Tapos, Shakira. Nashukira? Ayun, gagamitin ko na yan. Yeah. Nashukira. Nashukira ako kasi nashushoot ako. Tapos, ayun, sa middle of my shooting, naka-costume pa ako. May lumabas, Andi Abaya is live. Ganon. Tapos sabi ko, ha? Sabi ko sa 720. So, ayun, na-stop ko lahat. Hindi. Pagpasok ko dito, wala ka pala. Bumibirit ka pala dito, may pa-concert ka pala. Sana. Gusto mo bumirit mamaya? Uy, never mind. Pag umabot. But I'm glad na you're doing a lot of things and pati natuloy mo pa rin yung pag-TikTok mo. Kahit anong... Nakita nung nag-live si Sean sa TikTok. Ay! Ala! Nakita ko kayo! Nakita ko yung video niyo! Diba, feeling ko talaga binabackstab niyo ako sa GC niyo? Sabi ko... Hindi! Nakita ko nung sa FYP ko. Sabi ko, Diyos ko ba? Ay, bakit naka-Diyos ko po ka? Parang like... Nakakatawa ba yon? Hindi nakakatawa. Nakakakilig yun, di ba? Sa ano? Nakakakilig nga. Kinilig ako. Oh, di ba? May ano pala tayo? Esnyr. Esnyr. Esnyr yung gusto ko. Sorry. Esnyr. Sorry. Audrey, dito muna kayo. Esnyr muna yung andito. Hey, Kobe. How you doing, bro? Wait lang. Ala, Esnyr layag. Magpa-music tayo dito. Sige. Para mapa, para ano. Ay. Natatawa ako. Okay. So, ayun. Your second year, first year? Second year. Naka-second year. Kamusta naman? Pala. Online classes din kayo. Kasi malayo yung school ko dito sa from ano parang online class tapos ayun much stressful minsan kasi kailangan ko mag-shoot ganon tapos shoot sa shoot for your thing. Oo. Well, everyday ka ba nag-shoot? Yeah, kasi need ko na ma-2 million kasi we're to 2 million na so nag-grind. Yes, malapit na. I-follow niyo na siya sa TikTok. Hoy, umabot ano na. To, sirado. Hindi naman, follow guys, huwag niyo ako i-follow sa TikTok. Sa lahat niyo ako i-follow. Well, ngayon, paano ka naman nakakapag-cope up sa recent lockdowns and sa quarantine? Ano? Ha? May tanong pa bakit yan? Hindi, dito lang ako sa bahay. Tapos, parang, ano, napafollow ng protocols, di ba? I'm a good citizen. Tapos, yeah. Ayun. Parang wala. Everyday shoot lang. Everyday magbe-brainstorm ng bagong contents. Tapos yung parang feeling ko na dapat makaka-relate yung lahat sa mga contents ko. Ganun. Exactly. So, yeah, well, speaking of content, since when have you been creating content on social media? Last March. March? Last March? Yeah. So like this it's year 6 months. Six months. Wow! Grabe! So ano yung mga naging inspiration mo? Hindi. Kobe, this is not what you think, okay? It's a friendly inspiration, okay? To all the Kadrias out there, it's not Snyder. But yun, ano yung mga naging inspiration mo? Kung bakit ka nag-start gumawa? Paano mo naisipan yung ganong mga content? Kasi hindi, nababored na ako. Tapos, parang sabi ko na we need to take a break. Parang ganon. Mm-hmm. Kasi since madaming gumagamit ng social media ngayon, especially the TikTok platform. So, feeling ko na dapat
ako yung parang maging daan nila pag yung message para mas ano, mas ma-excite sila sa pagbabalik ng ano, eskwela, like face to face. Tapos ano, yung mga hindi na treasure yung memories dati, ngayon parang nagiging emotional na sila na tumitingin sa vids ko kasi daw parang hindi daw nila yun na parang na-treasure yung moment na andyan pa. Tapos ngayon na nila realize ka. Pero yeah, that's my main inspiration. The students. Sure na i-inspire mo din yung mga viewers mo sa TikTok. And yes, sa iba't iba mong social media platforms. So, si Sean, are... ay, hindi, sorry. Go. Wala pa na. Go ahead. Wala, wala. Ano meron kay Sean? Ay, hindi. Hindi ka siya inspiration. Joke lang. Ikaw naman, no? Cloud chasing lang, Andi. Cloud chasing lang po. Oo, cloud chasing lang po. Esnyr talagang lakas. Sorry, Bianca. Hello? Oh, ay tayo yung magkasama ngayon, ha? Na joke lang. Sino naman yung mga influencers or content creators na hinahangaan mo? Yung you look up to them? I always look up to para Spencer, tapos I don't know if kilala mo Spencer si Rafika. Tapos sila Sasa Girl, tapos Pipay, ganon. Tapos like right now, parang I can't believe na dati nilulook up ko lang, tapos ngayon parang kilala na ako nila, or like nagkakontak-contact each other, ganon. Tapos wow, like, parang ikaw, ganon. The dati, sir! Parang, ano, nakikipag-deliver, dagulan pa ako sa'yo, tapos ngayon, di ba? Si Andi ba to? Baka poster ka lang nga, charot lang. Hindi mo sure. Lang. Aside from ano, content creating, ano pa yung mga hobbies mo, yung interests mo, yung ginagawa mo? Wala. Puro ko wala. Pero siguro, hindi ako talented. Wala kasi akong isang talent na parang sasabi kong akit talaga. Like, yung singing, hindi ako magaling. Tapos yung dancing, nag-end siya sa elementary. Wala talaga para sa akin. Pero sa talent talaga yung mag-entertain. Pero ano, nag-edit ako. Talaga. Parang before I entered the TikTok world, nag-edit ako. Parang graphic design, ganon. Tapos video editing din. Mahirap din yun. Yung mga edit-edit. Mahirap pagmahal na. Charot lang. Oh, naghugot siya, babe! Hindi, babe. May pinagdadaanan ka ba, Esnyr? Okay lang yan. Kasi wala. Wala. Alam din kita kay Sean mamaya. Lo, no need na. I've moved on. Sean, kung nakikita mo to, mula ngayon pinapalayan kita. Friends na lang tayo, okay? Agoy! Well, knowing na you're an engineer student, and at the same time, gumagawa ka ng contents, di ba? Aside from content creating, ano pa yung mga pangarap mo or yung goals na gusto mo ma-achieve? Yeah, I think gusto ko, pangarap ko talaga na ma-widen yung, or ma-expand yung parang entertainment na nabibigay ko. Hindi lang siya like dito sa whole Philippines, pero I got to inspire internationally, ganun, if given, if yun ako ng chance. Man. Tapos yun nga, dati, it's been 3 years, I like 2 years na nag-a-attend pa ako na mag-join ng PBB. Kaso, bumak-out ako last year, hindi ako napatuloy. Tapos this year, feeling ko hindi pa din, ganun. Kaya, ayun. Why do you think, bakit hindi ka nagtutuloy sa PBB? Hindi ako tumuloy dati kasi yung nag-screening na, pinapakita yun sa live na nag-screening si Direk, ganun. Yes. Tapos sabi niya, ayoko sa mga marunong mag-edit. Basta may nasabi siya na ayaw niya daw sa puro effort. Puro, like, kasi yung edit sa edit na dadala. Yung parang audition tape. Gusto niya yung makita yung authenticity daw and all. Tapos ayun, nahihiya na ako na mag-join. Ganon. Kaya, sinasabi ko lang. Huwag ka mahiya. Go lang. Coming from Andy, diba? Kasi, remember po kayo, for sure, kung madadala mo yung ganyan mong personality sa loob ng bahay ni Kuya, sobrang madami kang mapapasaya. Hindi lang yung housemates, kundi yung outside world. Yung outside world na nanonood. Sige, sige na nga. Mag-audition ako bukas. Pinilit? Kinilig ako. Galit yun sa'yo. Diba? Di-memorize ko pa yung kulay ng gown na sinuot mo. Color green.
Apat lang naman yung kulay doon na pagpili. Remembers ko lahat yun ng ano, itanungin mo ako, but memorize ko yan. For dati lang. Ano pa? Pero, having to survive the engineering course then is for sure mahirap siyang gawin. And here you are now. You're balancing both content creation and studying. Tapos yung quality pa ng contents mo sobrang ganda. So I applaud you for that kasi ang dami mong napapasaya talaga ng mga tao. Kasi alam mo yung pinaalam ko kasi sa RM ko na Ate Jed, ito po yung igigest ko, ganito ganyan. Tapos sinunong niya na may contact ka na, ganito ganyan. Tapos sinabi siya din, nagsabi na aliwa ako sa mga videos niya. Sino ba yung RM mo? Bigyan ko ng TF. Charot lang. Pati si Ate Jessie, yung isa naming RM, na sobrang kinilig siya kasi pinost mo yung ano niya. So, Ate Jessie, ang galing mo sa bang bang. But yun nga, sobrang ang dami mong napapasaya na tao. And hindi yun yung... I'm glad. Yeah, that's a talent for sure. Kinilig nga ako nung nag-follow ka. Like, super kinilig ako that time. Kasi, lahat in-unfollow ko. Sorry! I mean, lahat. Yung ano, di ba? Nag-a-adjust na ako, nag-a-unfollow na ako ng mga celebrities na parang, okay, hindi ko na sila pro ganon. Kasi nag-a-unfollow ako. Tapos, pagkita ko sa'yo, sabi ko, bahala na si Adin, nakatambak lang yan dyan. Kasi, I know that this day will come. Gano'n po nun. Parang dumating na natin po. Parang birthday ko ngayon. Natutuwa ako. Nahiyang ako na yung igigest kita. Kasi, hala, ito yung sobrang sikat sa TikTok. Kasi igigest ko, ganito ganyan. Andi, huwag ka ganyan. Lalaki yung ulo ko. Makinangan yung mata ko. Ulo pa din. Gusto, okay. But okay, so talking about like TikTok and content creation, you're known for your trending classroom POVs on social media. And sobrang daming natutuwa and nakaka-relate sa mga videos mo. Knowing that our setup now is through online classes, yung POV videos mo, for sure, they're definitely a great way for all of us to reminisce on our classroom moments and memories. And sinabi mo nga, mas naaalala nila yung mga times na nasa loob sila ng classroom. And of course, talking about school, marami na ring students na nagsimula sa online classes nila and modules. So, yun yung magiging topic natin ngayon. So, when you make these classroom POVs, na-experience mo na yung ganong kaganapan sa loob ng classroom, yung may open forum, yung biglang may group chat kayo na pinagalitan kayo ng teacher, meron. Oo, actually, di ako gagawin ng content na hindi ko na-experience kasi hindi ko alam kung paano siya i-portray and everything. So, lahat ng yon na-experience ko, pati yung may nag-jabs sa classroom, na-experience ko yun lahat. Kasi parang I came from both public and private. So, parang alam ko yung mga stories ng private school, tapos mga public school. Mm-mm. Tapos ayun, parang okay, content ko ngayon about private people. So ayun, tapos content ko bukas public, ganun. So depende sa mood. Nung POV mo, na-experience para ako nag-school hacking, lahat. Pero hindi naman. Oo, na-experience ko yun lahat. Wow! Most of the experience ko, yung open forum, ganun. Tapos ano pa? Open forum talaga yun, no? Yung feel ko lahat tayo naka-experience ng open forum, no? Yeah, no? Yung open forum, hindi talaga yung nakaka-fix. Bahala kayo dyan. Nag-aaway lang. Nakaka-worse lang yan. Kadol. Sabi nila, earthquake drill din. Oh, yes, yung earthquake drill. Yung magbibilang bilang tayo. Earthquake drill kayo? Pero sa covered court, kasi kami, nag-earthquake drill kami, dun kami sa field talaga, na parang... Hindi, sa field kami. Ah, sa field kayo. Pero yung field kasi namin nung senior high, maliit lang. Tapos dun lang kami, ganun. Hindi ko nga alam kung magsusurvive ba kami kung nagka-earthquake talaga dun sa field na yun eh. Na joke lang. Oh. But okay, ano naman yung mga nami-miss mo
sa face-to-face class. Si Crush, malamang. Miss ko si Crush. Ay, di, kasi may crushy-crushy tayo, di ba, sa parang, ano, sa school. Tapos, like, yung inaabangan mo always, sa hallway. Tapos, bibili ka ng kain sa canteen, kahit hindi ka gutom, para makita mo lang yung crush mo. Ganun. Grabe yung effort para makita yung crush. How about you guys? Yung sa viewer, yung viewers natin tonight, ano yung mga na-miss nyo sa face-to-face classes? O, diba? True din sila. O, grabe, no? Ang tagal na natin hindi nakapag-face-to-face classes. Ay, yung baon din. Miss ko na din yung baon. Baon. Huwag ka mag-miss ng baon dyan. Ang laki ng baon mo. Ako lang yung makamiss. Hindi, nagdadalaon ng pagkain sa school. Baka same ka ni Kisses, ha? Yung ano, baon niya daw 1K. Plus, tama, hindi naman, hindi umabot ng 1K yung baon. Nagdadalaon. Per day yun, no? Per day. Per day, wow. Oo, ako nagdadala interview. Ako kasi iniipon ko. Nagdadalaon, snacks, ganun. Tapos may mga mabuburaot, ganun. Okay. Gusto mo yun? Titingnan yung bag mo, tapos ano, para tatanong ka kung ano yung, kung ano yung dala mo, ano yung snacks mo. Ano ba ako dito? Supplier. Hindi na ako. Since you're, may classes ka ngayon. It's the second week of my second class. Week, recently lang din. So ano naman yung naging challenges na na-encounter mo nung nag-start yung online class? Napaka-challenging na ano, kilala ka ng mga teachers mo, tapos ang daming expectations sa'yo. Kasi parang ano, di ba kilala nila ako na as parang tinitignan daw nila ako sa vacant time and everything. Tapos pag what if hindi ako makakapasok dito, ganyan, parang i-judge na ako na alam, puro ka TikTok ng gano'n. Ayun, parang isa din sa parang most challenging na na-experience ko ngayon. Kasi parang one wrong move, i-judge na yung pagka-influencer mo. Yeah. How about like the new setup, yung studying routine mo, schedule mo, ano yung mga naging challenges dahil naging online class? Move na tayo mag-online class, charot lang. Kasi parang one half joke na wala akong natututunan. Pero it's true. Parang hi Mika. Iba talaga basta ano, yes, iba talaga basta sa face to face kasi mas nakaka-concentrate ka dito kasi okay, sabihin mong may study time ka pero pag isang notification, parang may intriga ka, wala na mapapansin mo na extend ka ng extend, parang gano'n. Parang 5 minutes promise, distractions. Maraming distractions. So kaya like naniniwala talaga ako na parang yung online class may natutulong naman siya pero hindi naman siya like fully na parang may natutunan ka talaga. Depends kung ano yung coping coping mechanism mo. I agree. Depende din yun. Kasi syempre, hindi naman tayo lahat madali makaka-adjust sa bagong routine, sa bagong setup. Especially now, for sure, it's a challenge for both teachers and for students as well. Kasi hindi naman tayo lahat may access sa social, sa internet, sa wifi. Hindi din tayo yung may mga gadgets. Hindi tayo lahat may technology. So I understand kung bakit nagiging challenging siya for everybody. And yung teachers din, syempre, sanay sila. Yeah. Like, all their years of teaching, sanay sila na face-to-face, na written, na may test papers, and having to put themselves in a position where everything has to be given online. So, struggle talaga siya for both sides. Kaya naiintindihan ko. And how are you able, naman to make yourself adjust to the new routine? Like, how are you able to get the hang of online classes? Nag-adjust ba ako? Hindi ko alam. Bakit ako may panyo? Ano? Nag-adjust kasi kailangan mag-adjust. You get it? Parang, okay, let's accept the fact na ito na yung magiging daily routine natin. Ako, hindi na din ako nag-expect na parang next year, babalik na tong ano. Kasi diba sinabihan tayo na babalik na daw sa normal nung last December. Mm-hmm. Pero like, hindi natin alam yung panahon. Yeah, so, ayun, it's better to go with the flow than to ano, expect na, uy, next year, promise, hindi mo na ako mag, ano, ngayon, mag-hard
work kasi next year na ako babawi kasi face to face. Parang ganun yung mindset ng iba dati, even me, ganun yung mindset ko dati na, oh sige, malapit na tumatapos tong online class, kung sa face to face, doon na ako babawi. But, ano, parang eto na talaga, let's accept it. Ito na yung new normal. Ako, yes, acceptance. Well, mahirap talaga mag-move on. Totoo. Char. Pero I agree. Well, because, ayun nga, we've been given, like, notices and stuff. And parang claims na babalik na, magpapavaccine, tas i-open na yung classes. Pero since yung current situation natin ngayon, hindi pa siya yung ganun ka-safe talaga lumabas, nakakatakot lumabas. Kaya eventually, we would have to, you know, adjust talaga. Kailangan natin sanayan yung sarili natin. But then, to all the students out there, including you, Esnyr, hindi naman, hindi nyo kailangan magmadali para makapag-adjust sa online classes. It takes yes. time to adjust to a new routine, so you don't have to keep pressuring yourself na kailangan ko galingan agad, kailangan marunong na ako agad kung paano to gawin. Just take your time, take it one day at a time, guys. Kasi being a student is not easy, and adjusting to this new setup is not easy then. So just okay. take Andrea, your time. Andrea, makakalabas ka na ng confession room. Okay. na shoot na namin yun. Tapos yung background music. Ting, ting, ting. Ting, 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 ting. Kasi kuya, adjusting at this new normal. Alam niyo ba, pinapractice ko yan. Yung parang like, okay, andito ako sa ano confession room. So dapat maganda yung sasabihin ko kasi may emotional music na background to. So, ano? Pinapractice na. How about ano? What are the things naman na you like about online classes? Oh, online classes siguro yung ano. Hello? Kailangan ba talaga may like? Pero siguro yung feel ko advantage ako sa part na magpa-plus points ka basta mag-edit ka. May editing na parang touch of magic sa mga pinapasa mo. Mm-hmm. Example, like kung essay, ganon. Kung pure essay lang ipapasa, iba yung score mo basta sa essay na parang ang daming pa MME, like may pa background, may pa effort, parang gano'n. So like ako as a parang graphic ano into graphics, parang doon ko binabawi. Hindi naman din ako contextless, pero gusto ko na mag ano save ng spot para ma-perfect yung ano score, parang doon yung gusto ko, pero unfair din sa iba na hindi marunong. Then siguro yung ano din, parang the teamwork is getting powerful. Pero gano'n, you get it naman, it's normal na ano, sa mga sa, ano. Yung nagtutulungan talaga kayo kasi need yung magtulungan kasi wala natututunan. So, ayun, medyo. And I think what's, for me personally, yung isa sa mga advantage ng online classes is, ano siya, mas makaka-access ka sa mga bagay-bagay. Like, you have easy access to things online. And yung communication nyo, it can be difficult sometimes yung communication nyo online kasi hindi naman lahat may wifi ganun. Pero yung just one message and then it comes to them. Kasi before in face-to-face, diba, kailangan mag-meeting pa, ganto ganyan. So I guess that one of the things, it can be an advantage yung through internet na tayo nakikipag-communicate. It can be an advantage depending on your situation. Andito si Sean! Yeah, pero like something, you know, thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Charot lang! Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Charot. Wrote some songs about Kobe. Now I listen and laugh. I mean, hello, Sean! Hi! So, ganun na pala. Ayun. Sean, nagluto nga pala ako ng dinner natin. Kunin mo lang sa... Charot lang! Okay, eat well, Sean! Eat well! Pero, how about ano? What do you think can make online classes more exciting and something to always look forward to every day for students? Grabe yung tanong mo ha, parang ano... understanding the self ng mga tayo. Ethics ba to? Charot lang. Siguro, ano,
it depends on the teacher then as well as the students kung participative mm-hmm. ka ganun kasi yeah. if ipipilit mo talaga na ano kahit kung hindi ka magpa-participate or mag-cooperate hindi mo talaga ma-enjoy yeah. yung online class kahit ano pang preparation mm-hmm. ginawa ng teacher mo para ma-hype up lang kayo ganun. So sa siguro sa mga teachers din mas better if like on trend or yung mas nakaka-relate lahat like nakaka-anyo mm-hmm, yeah. gaya ng ano pagpe-play ng TikToks ko daw sa classes nila pero ganoon pero nawala ang tukmo pero na-play talaga nila sa class nila yung TikTok tapos ano like, na-feel mo pag ganun? Sa class orientation yung mga ano kung sino daw ako kung anong type of student ka ba daw tapos sa class orientation mm-hmm. mga characters ko daw doon grabe ang cute kaya parang ano ako seryoso ba kayo sa ginagawa niyo? Para ano? Ay, hindi po ako ganun ka, ano, ka good student. Para i-example niyo sa lahat. Parang, wow. Baka kasi, yun nga, maraming nakaka-relate talaga. Kaya, natutuwa sila. Nagiging example ka din. Para, you know, to brighten up the days inside, yeah. While having your classes. Diba? Yes. Example yarn. Pero how do you, ano, how do you keep yourself motivated in online classes? Sa online class, I have my friends. You need to parang pick friends talaga na adyan always para sa yun. True, na hindi mm-hmm. naghilan pababa. Yun sila din yung parang nag re-remind sa akin kasi 'di ba may minsan may mga promotion or mga brand na kailangan kong ipapasa ngayon tapos hindi ako makakapasa kanang ganun. Sila yung always na napupush sa akin, "Uy, okay lang talaga, wag kang ano diyan." Parang ganun, wag kang ma-pressure. Tinutulungan ka nila. Nire-remind nila ako kung ano yung ipapasa ganun ganun. Yes. Then I am also motivated siguro sa ano. Ay, wala namang pogi sa amin. Okay, yun lang. Yun lang. Yun lang. Pa-enroll mo. Oo. Mamomotivate siguro ako pag meron pogi. Oh, okay lang yan. Malay mo next school year meron. Biglang may mag-enroll. Hope na lang. Fingers crossed. And since you're also a student, like most of us here, what piece of advice can you give to students now on how to manage their time and academics well in online class, in online schooling? Siguro sa mga students, like me, alam ko naman na may mga perspective tayo, mga kailangan nating ipasigaw sa mundo, kung ano yung mga nararamdaman natin dito sa online class. But, you know, we need to look at the different side of the story then, to understand sa teacher mm-hmm. and sa, ano, sa other perspective. Because what matters ngayon is yung kailangan may natutunan ka talaga. And if you feeling mo na hindi ka motivated enough, then you can parang take a break lang muna. Because education is not a race, you know. But you can take a break, but do not quit, ganon. Kasi, ano din, it depends kung saan ka comfortable. And, you know, to my, yun. So, yun na ang corona. Ay. Ito na. Okay, just that lang. Ikaw, Adi, sabi mo. Huh? Ano yung nasasabi mo? Ano? Akala mo ako nandito. Ako yung host dito, ba't ako yung sasagay? Then, joke. Sorry po, Tito Boy. But I agree. I agree naman. Kasi, none of us, like, really expected all of this to happen, no? Like, online classes, yung pandemic. Sobrang unexpected talaga. It was, like, one snap and we had to adjust to it. So I don't really blame any of you or any of the ones struggling with the pandemic, with their current situation. Kasi lahat ng nararamdaman nyo, lahat ng thoughts nyo, opinions nyo, for sure they are valid and they all make a point. Because we have, like what Esnyr said, iba-iba yung perspective natin sa mga bagay-bagay. And uy, Sean, parang bakit? Ano sabi nito? Uy, hindi! Okay lang, hala, sorry na interrupt kita. I love you daw! Sean, not here. Please, guys. Sean, Adria, mamaya na kayo. Sa dinner na kayo mag-ganyan. Sean, dinner na. Kung miss to, di mo yung alam. Ang sarap ikik ng Sean Trista, no? Ay. Mga mods, dead joke lang. But yun nga, it's a matter of perspective. And
okay lang na mapagod, okay lang na nahihirapan. Yeah. Mm-mm. Kasi normal naman, hindi people shouldn't expect us to adjust immediately from something. From having face-to-face classes, hindi tayo makaka-adjust agad-agad. And that's okay. We have to, like I said kanina, we just have to take our time. We have to take it one day at a time. And we continue to motivate ourselves. Hanapin natin yung mga yes. Bagay na nakaka-motivate, nakaka-inspire sa atin to keep going. And kung napapagod man kayo, magpahinga lang. Huwag nyo i-pressure masyado yung sarili. Na-overwhelm pa rin ako. Ikaw ba talaga itong kausap ko? Oh my God! Ah, hindi pa din ako.